Magandang araw mga kawerpapits, andito tayo ngayon para pag-aralan natin kung paano natin bubuin or ibabalik sa dating kondisyon yung mga subwoofer na nasisira. Pero bago yan, no, shout out muna kina. Notice nyo, dun sa entrada natin, pinapatugtog natin, basag yung kanyang tunog. So, binuksan ko to, baka tanggal lang sa pagkakadikit yung coil form, papuntang cone, pero hindi, nakadikit siya ng maayos. So, nung sinilip ko, sunog yung kanyang voice coil. So, yung garalgal na ganun, kahit pala sunog yung voice coil, tumutunog siya. Ayan, so, hindi lang masyadong kita sa camera natin. Ayan, pero dito masisilip nyo, sunog. At saka nung sinilip ko sa loob, dito sa mga butas sa screen, sunog talaga siya. Itatry kong ituro sa inyo, medyo mahirap ko lang kagahawak ng camera or cellphone. Tuturo ko pa paano natin kakalasin to ng ano, dahan-dahan. Okay, so eto naman, gamit ang cutter. Ayan. So unti-unti, ayan, unti-unti yung kinakalas paikot. Ayan, so ganun lang ang pagkakalas niya. After natin makalas tong dust cap, so tatanggalin natin tong goma sa surround, pinaka-surround pad niya. Ayan, so ang pagtatanggal nito, sisikwatin lang natin dito sa ilalim. Okay. After nyan, eto naman tatanggalin natin. Etong surround edge nya na nakadikit sa kanyang frame. So sa pagtatanggal nyan, gagamit tayo ng ano, ng it's either empty cutter or improvised na ano, na kutsilyo kagaya nito. Okay, so tingnan natin. Ito gamit ang lacquer thinner. So tatanggalin natin. Okay, so ibababad lang natin to. Pag umalsa yan, huwag kayo matakot. Basta ako matatakot. Kasi pagka natuyo yan, babalik naman yan sa ano, pagka diretso niya yan. So ganyan lang, maya maya lalambot na yung pandikit niyan. Okay na yan. Ayan, makikita nyo mga kawerpa beads. Ayan, oh, may umangat na portion na. Ayan, oh. Oh, parang magic. Wow! Huwag kayo matatakot pag na-disforma yung palm edge nya. Kasi babalik sa dati yan. Pag hindi bumalik sa dati yan, yari kayo. Joke lang. Ayan mga kawerpa pits, ito yung magiging itsura niya once na natanggal na. Makikita nyo, alsado pa siya, lumagpas na sa frame. Ayan. So huwag kayo mag-alala, pag natuyo yung thinner niyan, babalik din yan. Ayan, so tuklap na siya, tuklap na. Paikot yan. Ngayon, sunod natin tatanggalin after natin matanggal yan. Ito namang ilalim, dito tayo sa ilalim. So tatanggalin muna natin yung terminal. So yung iba nakahinang, yung iba naman nakatornilyo. So this time nakatornilyo siya, ayan. So kakalasin natin yan, yung pinaka pigtail niya. Ayan, so kakalasin natin. After natin kalasin, eto yung pinaka spider niya naman yung isusunod natin. Ayan, so makikita nyo rito, iniipit ng bakal yung kanyang spider. So kaya need nating kalasin yan, yung pinakalak na yan. Ayan, kakalasin natin.
Ayan mga kawerpa pits, natanggal na natin yung terminal niya na kinakapitan ng pigtail. Kaya nakalas na. So, kabilaan yan. Ayan. Okay, so kaya ang next na natin is itong pinaka-dumper niya. Kailangan natin makalas para maiahon natin tong isang buo. Okay, at the same time, makikita nyo unti-unti nang bumabalik tong ano, tong foam edge natin. Bumabalik na sa dati niyang korte. Ayan mga kawerpa pits, matapos natin baklasin, ipapakita ko na sa inyo. So, maiaangat na siya. Ayan. So, ito yung huli nating binaklas. Ito toto. Yung bakal na to or plastic na to, madalas naman wala yan sa mga speaker. And then, etong pinaka spider. Yan. So, sinungkit lang yan ng kutsilyo dito sa portion na to. Ayan. So, tsaga-tsaga. Ayan. So, gamit tong kutsilyo na to, sinisikwat lang yan. Bababara ng thinner and then sikwat. So, mahalaga na ano na may kutsilyo kayo na magkakaiba yung size kasi hindi makukuha ng isang kutsilyo yan. So, iba-iba yung haba, iba-iba yung size. Okay. Since nabaklas na natin, mapapansin ninyo, ayan, yung voice coil natin sunog. Kaya kahit tumutunog siya, maririnig nyo may gumagaralgal. So, yun yung dahilan. So, ito din yung i-rewind natin. So, sundan nyo lang ako guys kung paano natin to i-rewind. Mga kawerpa pits, ito lang, lilinisin nyo lang yan yung mga pinagdikitan. Ayan, lilinisan nyo. Ayan. Para pagbalik natin, gamit yung rugby. So, maganda yung kapit niya. Hindi siya bukol-bukol. Okay, mga kawerpa pits, handa na tayong baklasin yung original na voice coil. So, sa pagre-rewind, ganyan lang din naman gagawin natin kung ilang layer siya. Ibig sabihin, kasi ito naka-dual voice coil to. So, ibig sabihin, dalawang coil. Kada coil, dalawang layer. First layer, second layer. So, ibig sabihin, papunta, pabalik. So, importante dito mga kawerpa pits na ma-maintain natin, halimbawa to dual coil, ma-maintain natin na apat na beses lang nagpatong yung wire. So, importante yon. Hindi baling hindi ganito kapulido, basta apat na patong lang yung wire. So, yun yung pinaka-importante na ipapaalala ko sa inyo. Kasi, pag naging five, may isa lang umusli dyan, yun na yung sasabit sa ating ano, plate or sa pole piece ng speaker. So yun lang, baklasin na natin. Okay mga kawerpa pits, after natin ma-rewind yung voice coil, no, ayan, so nakapag-rewind na tayo. Hindi man ganun kapulido pero pwede na. So kailangan yung ginawa natin, ayan, so dapat pantay. So pwede na natin ito tanggalin. Tanggalin na natin yung lumang voice coil at ipapalit na natin itong ano, yung dual coil. So pag tayo na gawa, dapat ma-issue-shoot natin ng swabe. Ayan. So swabe dapat, no? Okay. So ito yung isang technique. Napapalitan natin yung buong voice coil natin. Ngayon, ang isa pa, gusto ko na rin i-take yung opportunity na mapakita sa inyo. Dito tayo mismo magre-rewind sa coil form, yung stuck na coil form. Babaklasin natin tong ano, tong coil. So, ito yung isang ipapakita ko pa sa inyo. Tingnan natin ang kalalabasan mga kawerpa pits.
ayan mga kawerpapits, makikita natin ngayon, wala na yung ano, wala na yung tanso. So nagtira lang tayo ng kaprasong terminal kasi dyan din natin idudugtong yung coil na panibago nating ipapatong. So back and forth lang per coil. So first layer, second layer. So after nun, dito naman sa kabila, ganun din, back and forth, first layer, second layer. So ganun lang yon. Ayan mga kawerpapits, matapos tayo gumawa ng coil, idudugtong lang natin sa kanyang dating terminal. Ayan o, dudugtong natin. So dual coil din yan yung ginawa natin. Ayan mga kawerpapits, matapos natin magawa yung ating coil, ayan, hindi siya ganun kapulido, pero at least kung magagawa nyo pa ng mas maganda, mas okay, no? Okay, so sisimulan naman natin ibalik. Okay, so sa pagbabalik nito, una natin ang ididikit natin etong damper sa frame. Ayan, didikitan natin. So lalagyan natin ng rugby yan. Lagyan muna natin. Okay, bago natin tuluyang ilagay itong ano, cone kit, lalagyan natin ng spacer. Gamit tayo ng Mylar. Mylar na 0.15 or pwede naman kahit karton. Walang problema yan. Spacer lang yan para balanse yung pagsalpa. Ayan, so tatandaan natin yung terminal dapat nakatapat din sa ano, sa terminal niya. Baka sa iba natin maipaling, magkakaproblema tayo pag kabit ng terminal. Ayan, so dahan-dahan natin ipasok. Okay, matapos natin ikabit yung damper and then yung terminal at na-spacer natin, sinalpak yung cone kit. So ito naman lalagyan natin ng rugby. Itong surround edging natin. Ayan. So rarugbyhan natin yan. Ayan, matapos natin malagyan paikot ng rugby, mapapansin ninyo yung gilid ng surround edge natin nakatikwas or nakaangat siya.
ayan, hindi nakalapat to. So aantayin lang natin bumalik yan sa ano, sa dati niyang itsura. So babalik yan mga ilang minuto, saka natin maididikit ng ayos yan. So hayaan lang natin na kaganyan. Ayan, ididikit na natin matapos natin patuyuin ng ilang minuto. Didiin na nyo lang, huwag nyo nga hagudin pa ganun. So diin lang, tinutunduan lang ganyan. Ayan, matapos natin idikit yung surround edge natin, tatanggalin na natin tong spacer. Sa pagtatanggal ng spacer, yung magkatapat, sabay nyo tatanggalin. Ayan, sabay. Ito sabay din. Ayan, so dapat walang sayad yung ano, speaker. Ayan. So wala siyang sayad. Pwede na natin siya testingin. Yung kabilang coil naman, kasi dual coil yan eh. Okay, ayan, ididikit na lang natin tong dust cap niya gamit ang rugby. And then after ng rugby, didikitan natin ng Elmer's glue. So yan lang at tapos na ang ating project. Maraming salamat sa panonood mga ka-Werpapates. Sana may natutunan tayo at lahat sana na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe kayo at huwag kalimutang i-click ang bell button para laging updated sa mga gagawin pa nating video. At sa Facebook natin, like and share, huwag nyo kalimutan. And then sa mga mahilig magtanong, sa Werpapates community po tayo, mag-join po tayo ron. Salamat!